Okay mga katek, meron ako ituturo sa inyo kung paano tayo maglagay ng langis sa ating electric pan. So dito sa experience natin, ang kadalasan na ginagamit natin ay itong Juki oil. So ito yung nilalagay nating langis sa ating electric pan. So huwag tayo gagamit ng grasa kasi yung grasa sa katagalan ay tumitigas. So dito sa experience din natin dito sa motorcycle oil, iba rin yung ano niya, iba yung ano niya pagka nainitan. So sa una, smooth siya, maganda yung ito yung ikot ng ating shafting. Pagka yung sa motor, parang katulad din siya ng Juki oil. Pero sa katagalan, pagka yung langis ng motor ay sobrang init na talaga dito sa makina, mapapansin natin na malagkit na yung oil ng ating motor. Kaya hindi ko sinasuggest na gumamit tayo ng langis ng motor. Pero nasa inyo na yan kung anong gusto nyo. Pero sa atin, ang nilalagay natin itong Juki oil. Kasi ito talaga yung na parang lubricate siya sa shafting, saka sa bushing. So dito, yun yung na-experience natin kasi meron tayong mga nagawa na electric pan na yung kanyang ginamit na langis ay yung galing sa motor. So may team pa yung langis na yun. Pagka naglagay tayo ng langis na yung galing sa motor, maano siya, maitim. Tapos pag ginawa kanya ng ganyan, malagkit. So nakakadagdag din siya ng pagpigil nito ng ating shafting sa pag-iikot. So hindi katulad nito, kahit na mainitan, hindi siya malagkit. Kumbaga maano pa rin siya, madulas. Pag ginaganyan nyo, madulas pa rin siya. Ngayon kung mga every week, yun talaga natutuyo itong langis. Kaya dapat talaga naglalagay tayo ng langis dun sa pinaka-pom niya or dito sa may pinaka-shafting. So babaklasin natin to, papakita ko sa inyo kung saan tayo maglalagay ng langis. So ayan, kung mapapansin nyo, kinat na natin. Pero kung sa inyo naman ay wala kayong panghinang, kahit huwag nyo nang ikat, pwede rin naman yan. So dito tatanggalin nyo lang itong gearbox. Ito yung gearbox na nasa likuran yan. Tatanggalin nyo lang to para mabuksan natin to. Pero pwede rin naman na hindi nyo baklasin kung gusto nyo na nagdeles kayo sa trabaho. Pero sa atin, babaklasin natin yan kasi kailangan malinis din yan, pati yung dito. So ito, unahin natin tong tornilyo. Okay, baklasin natin. Apat na tornilyo yung tatanggalin natin. Sa paglalagay ng langis, kailangan mga every 3 weeks lagay tayo. Kahit mga tagdalawang patak lang ng ating Juki oil para hindi talaga siya matuyuan, kasi kadalasan na nagiging sira ng ating electric pan yung shafting sa bushing dahil yung alikabok sa kalangis nag-aalo or natutuyuan siya ng langis. Kaya yung nangyayari pag natuyuan ng langis, bakal to bakal yung ano niya, wala na naglo-lubricate sa kanya kasi natuyo na ng langis. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng langis doon sa foam or doon sa shafting. Every 3 weeks, panigurado hindi matutuyo yung electric pan niya. So dito, itutungkabin lang natin to. O kaya itong dito sa ilalim. Ayan. Ingat lang kayo sa windings, baka masugatan. Ayan, iangat lang natin yan. Okay. Ayan.
So dito na linisan na natin yung ating electric pan, yung ginamit natin na panglinis yung brush. Ito naman na tatanggalin natin, natatanggal naman yan. Okay. Yan. Yung kanyang windings. O dito tayo maglalagay ng langis. Kailangan malinis yan. Ano natin ang basahan para yung mga alikabok hindi humalo sa langis. So dito tayo maglalagay sa gilid ng bushing. Kasi nandyan naka ano yung pinaka-foam nya. Ayan. Okay na. Yun natin dyan. So pati yung isa lalagyan din natin kasi baliktaran yung bushing yan. Ayan o. So lalagyan din natin yan. Okay, pati ito shafting. Wala lang kasi hindi natutuyuan ng langis yan. Kailangan lagi may langis. Saka ito, lalagyan natin ng langis yan. Okay. Pag nalagyan na natin, babalik na natin shafting, yung ano, yung windings niya. So kung paano lang din natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya ibabalik. Okay. Okay. Unting ingat lang sa pagkabit ng ating housing at baka ma-damage yung ating windings. Okay. Siguraduhin nyo lang pala pag maglalagay kayo ng langis, walang alikabok yung inyong ano, shafting. Kasi pagka may alikabok, isa din yun sa pumipigil ng pag-ikot ng ating electric pan. Ayan. No. Lagyan na natin ng langis. So babalik na natin yung tornilyo nya. Yung apat na tornilyo. Dito maraming nagkakaroon ng problema dito pag binaklas nila tong kanilang electric pan. Na sabihin nila naglagay lang sila ng langis or naglinis, tapos pagbalik nila nagkakaroon ng problema yung kanilang electric pan. So tumitigas yung kanilang shafting at hindi na freewheel yung shafting nila. Tapos sinasabi nila, katanungan nila bakit matigas yung shafting nalagyan na ng langis. So ibig sabihin hindi nakasentro yung shafting niya. Saka yung rotor niya, nakaipit yan dun sa pinaka housing ng windings. Kaya hindi siya freewheel. So may diskarte kasi sa paggawa niyan, dapat nakasentro yan. Pag hindi nakasentro yung pagkakakabit natin, hindi iikot yung ating electric pan or uugong lang. O kahit bago yung bushing niyan, shafting niyan, pagka hindi mo na isentro, nakaipit siya dun sa pinaka ito, bakal ng windings, hindi talaga siya iikot. So ayan, nakikabit na natin tornilyo. So ikutin natin shafting. Mapapansin nyo medyo matigas pa siya. Hindi talaga siya yung parang smooth na smooth. So
So may gagawin pa tayo dyan. Okay, ito yung ating electric pan. So nahigpitan na natin yung apat na tornilyo, pero kung mapapansin nyo, parang medyo matigas pa. Hindi siya talagang parang pre-wheel. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng ito, ipopakpokin natin ito shafting. Titignan nyo yung pinaka bakal doon, yung rotor na tinatawag. Kailangan yan hindi nakadikit doon sa pinaka bakal. So may alawan siya, may siwang. Pagka ano, iusod natin, kailangan nakasentro yan. So ikot natin. Okay, medyo ano pa siya. So ang gagawin natin dyan, dito medyo nakadikit siya sa bakal. So dito maluwag. Ngayon dito tayo magpupukpok dito, para umusod siya. Okay. Ayan. Ayan na yung pinaka pre-wheel nya. Saka dapat may allowance yung inyong shafting. Ayan o, nauuga natin. Makikita nyo, meron siyang allowance. Maliit lang, pero kailangan may allowance yan, para hindi siya dikit na dikit dun sa ating shafting. Ay, dun sa pinaka bakal. Kailangan may allowance. Ayan. So kung kulang pa, kuhin pa natin. Kailangan kasi smooth na smooth yung ating shafting pag iniikot. So walang sagabal. Kailangan yung pre-wheel yan. So ganun lang guys ang paglagay ng langis at kung paano natin i-align yung shafting nya saka yung bushing. Kasi yung iba naglagay lang ng langis, hindi na nila napandar yung electric pan kasi umuugong na lang, dahil nga ito parang nakapreno yan pagka nakadikit siya doon sa bakal. So mahirap umikot, hindi iikot yung electric pan or ihina. So sasabihin ng may nakapasitor, yung pala hindi pre-wheel yung ikot ng ating electric pan. Pag kulang pa, pakpukin pa natin, maaaring may nakadikit pa dyan. So pag smooth na, okay na okay na yan. So ganun lang guys, at sana meron kayo natutunan sa ating konting tips sa ating electric pan.